Balot sa Speed! Kung ma-atim na hindi i-discuss ito sa inyo eh. Kasi kabi-kabila po yung mga naririnig ko na at the end of the day, eh, may taxpayer na naargabyado. Teka pala, bago ko i-discuss to, bumili na ho kayo nito. At kailangan nyo ho ito dahil magkakaroon na ho ng tax evasion case ang BIR na i-charge sa inyo kung walang laman ng libro nyo. Kawawa rin naman yung mga accountants kasi tatamaan din. Law on supply, mali. Law on supply and demand. Baliktad ano? Law on demand and supply. Law on demand and supply. Explain ko lang anong ibig sabihin ng law na yan. Actually, hindi ho yan law na gawa ng Kongreso, kundi gawa ho yan ng tao mismo, tayo. Ibig sabihin, yung presyo ay mababa. Ayan ho yung presyo. Nakita niya yung presyo. Ang presyo ay mababa kung ang supply ay sobrang dami. Ang demand ay napaka-konti. Okay? Mas maganda siguro ayusin ko to. Yan. Gawin natin tong supply. Kung ang supply ay kokonte at ang demand madami, definitely, bossing and mga bossing kong nakikinig sa akin, ang presyo niyan napakataas. So ang price niyan papaganon. Yan, ito yung price. So kung ang supply ay kokonte, ang demand ay madami, ang presyo napakataas. Pero kung ang supply ay saksakan ng dami at ang demand ay kokonte, ang presyo ay mababa. Yun po yung law on supply and demand. Baliktad ho yung pagkakasulat ko. Explain ko sa inyo, ano ho ang relationship nito sa taxation? Actually, wala ho sa taxation. Na-involve ho kasi ako sa, ano mo, bentahan ng shares of stock. Kung matatandaan nyo yung The Wall of Wall Street. Okay. Si Leonardo DiCaprio ang bida. Di ba minamanipulate niya yung shares of stock nung iba't ibang company because yung mga company na nagpapabenta sa kanila ng shares of stock ay kumikita ng malaki. Tapos isasara yung company. Ganun na nangyayari. So, yung broker, may broker, ayan, si Leonardo DiCaprio yon. Tapos meron silang shares of stock na binibenta. Itong tinatawag nating listed company o corporation. Ayan, andi dito ho yung buyer. So, entice nito yung buyer na bumili nito. Of course, ito magkakaroon ng commission. Ayan, pag bumili 'yon. Kunin niyo yung ecosystem. Mm-hmm. Ngayon, pag maraming na ibebenta ng ito rito, maraming binebentang kasi ang tawag dito yung shares of stock eh. Binebenta yung shares of stock. Ayan. Siyempre, pag maraming bumibili ng shares of stock nito, so ito ngayon ay may demand. Ito ngayon yung supply. So pag dumadami ang nagde-demand ng shares of stock nitong company nito, eh limited lang yung supply, yung price ng shares of stock tumataas. Okay? Pag tumataas yung shares of stock nito, tumataas din yung commission nito.
nung broker. Okay? Kasi based yan sa percentage. Kuha ninyo? So, anong gagawin ng broker? E di pataasin yung presyo nung shares of stock nito. Paano patataasin yun? E di lahat ng pwedeng gawin nitong advertising. Ha, questionable advertising or information. Questionable. Gagawin yan. Siyempre, kung tumataas ang shares of stock nito, kumikita din tong corporation na to. Profit. Nagkakaroon siya ng profit. Paano siya nagkakaroon ng profit? For example, ang par value o yung presyo talaga ng kumpanya, yung par value yung tinasawi, ay 1 peso. 1 peso lang. Dahil saksakan ng dami ng demand, naging 1 million ang presyo. So, wala siyang binebentang produkto, pero kumita siya ng 1 million pesos. Ah, almost 1 million, kasi piso nga yung puhunan, eh, naging 1 million. Yan ho yung ginagawa ngayon ng mga may-ari ng shares of stock. Ang gagawin ko, ganito ngayon, ako, halimbawa ako yung broker, ganito yung karamihan pangloloko. Hindi naman siguro panloloko, Mr. Maestro. Paano kumita ng madali? Hindi ko alam kung panloloko o hindi panloloko, pero ganito po yung ginagawa. Halimbawa ako, may shares of stock ako ng halimbawa ABC Corporation. Tinitrade yung ABC Corporation ngayon, ha? Nang for the past 10 months, yung ABC Corporation tinitrade ng, sabihin natin, is 10 pesos per share. Ayan, 10 pesos per share. Walang bumibili for the past 10 months. Ngayon, gagawa ako ng isang controversial na balita. Ayan, favorable na controversial na balita. Or, mangikukuha ako ng saksakan ng dami ng broker at sasabihin ko sa mga broker na okay, bibigyan ko kayo ng 40% commission doon sa mabebenta ninyong 10. So, kung 10 siya, magkakaroon yung broker ng 4 pesos. Diba? Yan yung commission. So, kung halimbawa, napataas ng broker ito ng 100 pesos per share, aba, ang commission ng broker magiging 40 pesos per share. Diba? Yung commission niya. Eh, sino hindi gugusto ng broker? Magbebenta ka ng isa na 4 pesos ang commission mo o magbebenta ka ng isa na magiging 40 pesos ang commission mo. Tenfolds ang kanyang kikitain. So, paano ginagawa nito? Okay. Tayong mga Pilipino, lagi tayong nakakarinig na magbumili ka ng shares of stock, mag-invest ka sa mutual fund, etc., etc. Bago ho kayo mag-invest, tanungin nyo yung kausap nyo. Ikaw ba ay may investment sa mutual fund? Ikaw ba ay mayroong investment dyan sa company niyan? Pag sinabi niyang yes, ulitin ko ah, pag tinanong mo kung may investment siya o meron siyang shares of stock na hawak sa kumpanyang yan o investment sa mutual fund at sinabi niyang yes, gusto niyang pataasin yung kanyang hawak. Kung nabili niya yun ng 10 pesos, gusto niyang pataasin para maibenta niya. Paano niya maibebenta ng mataas? Kailangan dumami ang demand. Yung demand, kailangan dumami. Mas marami siya sa supply. So, kung mas marami ang demand sa supply, ay mas mataas ang presyo. Diba? So, yun yung ibig niya sabihin pag nagbebenta siya, lalo na meron siyang hawak ng mutual fund o may hawak siyang shares of stock, hindi ho ako mapakali. Napapanaginipan ko na dapat sabihin ko to sa taong bayan. Yun yung law of supply and demand. Wala naman hong bawal doon. Kasi may tinatawag tayong caveat emptor. Ha? Caveat emptor. Let the buyer beware. So, winawarningan ko lang ho kayo. Caveat emptor. Law yan eh, law. O doctrine. Okay? Winawarningan ko ho kayo. Anong mangyayari sa inyo? Actually, yung kaibigan ninyo, kamag-anak ninyo na nagbebenta ng shares of stock,
na dati nabili niya ng 10 piso at binebenta niya ngayon ng 100 pesos. Sa ho yung makikinabang. So, maiiwanan ho kayo ng shares of stock. At maghihintay kayo ng sangkatutak na taon, buwan o linggo para lang ma-dispose yan sa mas mataas na presyo. Eh kung bumaba yan at kumonti lang ho yung bumibili, hindi wala hong mangyayari, nalugi ho kayo. Ganun ho yung nangyari sa Wolf of Wall Street. Panoorin nyo ho yun, napakagandang pelikula. 2003, si Leonardo DiCaprio ho yung bida. At okay, mag-ingat-ingat ho kayo sa pagbili ng shares of stock of mutual fund. Kasi yan ho yung tinatawag natin, mag-passive income ka. Actually, pinakamagpangit na investment ang sa lahat ng klase ng investment, pinakapangit ang passive income. Lalo na sa shares of stock at saka sa mutual fund. Hindi ko sinisiraan sila, sa aking paniniwala lang po ito at opinion ko, kung baka magalit kayo sa akin. The best ho ang tinatawag yung productive investment. Ang ibig kong sabihin ng productive investment, mga kasama, baka first time yung narinig yan at kay Mr. Maestro pa, ha? Productive investment. Ang ibig sabihin ho ng productive investment, mga kasama, yung pera po ninyo na tinatago, sinesave, galing ho sa hirap ng inyong pinagdaanan sa dugo at pawis ng pagtatrabaho nyo, eh pwede po ninyong gamitin sa negosyo. Naku, ang dami na ho niyan sa YouTube. Okay, marami na sa YouTube na nagsasabi mag-invest ka, pero hindi sinasabi kung saan. Ang sinasabi ko, productive investment, gawin nyo ho sa negosyo. Yung maging entrepreneur ho kayo. Okay, so sa pagiging entrepreneur, marami ho kayong papasukan. Isa ho rito ang pagiging tax specialista. So ini-invite ko ho kayo. Ito pong libron to, bago ko makalimutan, ay isi-share ko. At mamaya pag-explain ko sa susunod kong video yung tungkol dito. At huwag niyong kalimutan yung nakakabit na dalawang video rito. Ang una, na benefits nyo sa video yung makikita ninyo, papaano kayo magiging tax specialista kahit hindi kayo CPA at kahit hindi kayo lawyer. At kahit anong natapos nyo, pwede kayo maging tax specialista, hindi ho kayo pinagbabawalan ng batas. Number two is, papaano ho kayo magiging miyembro ng tax mapping? Ilalaunch ko na ho yan at maging miyembro ho kayo para mas mura ho yung consultation nyo sa tax problem ninyo. Okay? Para ho sa mga accountants, bookkeepers, consultants, lawyers, ito po. Wala hong batas. Oh, kasi ang default ng batas, pag hindi pinagbabawalan, pwede. Okay. Ang tax specialista, brand name ho yan, akin. I own Tax Specialista brand name under the general brand name of Emelino T. Maestro. Okay. Ano sir ang opportunity, ha? Opportunities para maging tax specialista? Gaano kalaki ang income ko pag ako'y naging tax specialista? Yayaman ba ako pag ako ay naging tax specialista? Sagutin ko yung mga tanong nyo. Una, qualified ka ba na maging tax specialista? Sagot, yes. Eh sir, hindi naman ako CPA o certified public accountant. Hindi rin ako lawyer. Wala akong problema doon. Hindi ho pinagbabawalan ng batas na kahit ang inyong profession ay hindi accounting o hindi sa lawyer. Okay? Ibig sabihin, kung ang profession nyo ay engineer, architect, nurse, doktor, at gusto nyong maging tax specialista, kasi ito dahilan nyo eh, walang tax specialista na doktor. Walang tax specialista na arkitekto. Walang tax specialista sa isa mga engineers. So kung ikaw, o nurse, walang tax specialista sa mga nurses. So kung ikaw gusto mong maging tax specialista, pwede.
Imaginein mo, isa kang engineer at isa kang espesyalista sa taxes o tax specialista. Ang laki ng market mo dahil wala kang kompetisyon. Imaginein mo, doktor ka at ikaw ay nag-iisang tax specialistang doktor. Imaginein mo yung laki ng market mo. Yon. Yun ang laki ng opportunity mo. Kaya tutulungan kita, lalong-lalo na kayo na walang alam sa tax, ano? Ignorance. Okay. So qualify lahat, ha? Woo! Qualify kayong lahat, sir, bossing, sayang. So ako po yung magiging stepping stone nyo. Aapakan nyo po ako, stepping stone nga eh. Oh. Para ho marating nyo yung pagiging tax specialista. May income ba? Of course, sinabi ko na sa inyo. Kung walang nag-o-offer ng ganong services, aba may market kayo. Ah, meron kayong pwedeng bentahan kasi maraming naghahanap. Tingnan nyo na lang ang mga BIR officials. Bakit ang yayaman nila kahit mga 21 years old pa lang sila? Ha? 21 year old, 22 year old. Why? Because tingin ng mga tao sa kanila kahit sila yung mga bata, mga tax specialista. Kaya nga sinasabi ko, huwag kayong maniwala dyan. I-discuss ko mamaya bakit hindi tax specialista ang mga BIR officials. So, how, paano ako magiging tax specialista, Mr. Maestro? Okay. Ang requirements ko para mapasama kayo sa team ko, ha? Ganito kasi, imamarket kita. Mag-install nga kayo sa inyong Android. Later on, magkakaroon na ho ako sa iOS nito, sa Apple. Tax mapping. Yung kulay dilaw ho, yung logo at may mukha ko. At kung magre-register ho kayo as tax specialista, kayo ho yung ibebenta ko. Ang kailangan yung download, tax mapping din, kulay pula ang nakasulat, TS. Makikita nyo naman, ha, pinaplas dyan sa ilalim eh. So pag-usapan natin, tax specialista, sir, sali ko sa grupo mo. Sali ko. Ang daming ganun eh. Ha, daan-daan na sila ngayon. So, kung CPA ka, Certified Public Accountant, ang requirement ko sa'yo, PTR. Ito yung ini-issue ng LGU. Okay? Professional Tax Receipt. Yung current, 2018. Next, Certificate Authorizing Registration. Ito po yung ini-issue sa inyo ng BIR. Oh, ibig sabihin lang yan, register kayo sa BIR. Next, ATP. BIR din yan. Ito ho ang proof na meron kayong authority. Authority to print yan eh. May authority kayo na magpaprint ng official receipt. Oh, BIR din yan. So, yan ho yung initial kong requirements. Yan po ay tawag nito. I-scan ninyo at i-email nyo sa akin. Tax mapping, yan, dito nyo po i-email, taxmapping.com.gmail.com, dyan nyo i-email sa akin, okay? Pagkatapos po ninyo, sa mga non-CPA, ayan, katulad ng engineers, architects, doktor, ang laki ng market nyo, sumama kayo sa akin. DTI, yung business name po ninyo na makukuha sa DTI. At non-CPA kayo o kaya non-professional kayo katulad ng bookkeeper na hindi pumasa sa CPA board exam o yung mga tao na college graduate, okay, industrial engineer na wala namang board, okay, pwede ho kayo mag-apply ng barangay micro business enterprise. Para exempted ho kayo sa income tax, hindi ho kayo magbabayad ng income tax. Okay? Ano na lang babayaran ko, Mr. Maestro? Tsaka ko yan ituturo sa inyo. Okay? Kailangan nyo rin ng COR, pang BIR. Katunayan, na-registered kayo sa BOR, sa BIR. ATP, Authority to Print Receipt. Yan. Katunayan na pinayagan kayong mag-print ng receipt at official receipt din. Pag meron kayo niyan, ma-approve ko ho kayo at ma-activate ko yung account nyo sa tax mapping apps. Yan. Sir, bakit kailangan kong
mapunta sa tax mapping apps kasi yan po yung platform ha, para nasa radar kayo ng mga taxpayer. Kasi maraming taxpayer naghahanap ng tax specialista. Sawan-sawa na sila sa paglalagay dun sa mga corrupt BIR officials, sa mga incompetent CPA, sa mga irrelevant bookkeeper, at sa mga corrupt na lawyer din. So, ang grupo natin may integridad, may care, at saka mayroong competence pagdating sa tax. Okay? Kaya ang tawag sa atin ay Tax Specialista. Mr. Maestro, Mr. Maestro, paano naman yung mga benefits? Ah, ito, benefits. Pag ang pangalan mo ay nasa tax mapping, okay? Malolocate ka ngayon ng mga tao na mayroong problema sa tax o nangangailangan ng tulong mula sa isang tax specialista. So, hindi mo kailangan makipagkita dun sa tao kasi tawagan lang sa telepono, kikita ka na ng 1,120. Whether registered ka sa BAT, as BAT taxpayer ka, or non-BAT taxpayer ka, ang ibabayad sa'yo, 1,120. Wala ho akong professional fee dyan. Ngayon, inyo lahat yan. Of course, makakaroon ako ng expenses. So, idididak ko lang dyan yung expenses na mai-incur ko sa pagmamarket ko sa inyo using tax mapping app. So, matatanggap nyo net. Of course, ang mangyayari dyan, i-issuehan nyo ako ng collection receipt at yung kliyente ko, i-issuehan nyo ng official receipt. Yun po yung mangyayari. So, ano sir, saan ako maibebenta? Oo, meron tayong limang market segment. Pwede kang sa city lang kasi gusto mo yung city lang kung saan ka nakatira. For example, nasa Pagadian City ka, o kaya nandoon ka sa ano bang city ng iba? Nandoon ka sa basta yung city sa probinsya. City sa probinsya except Metro Manila, Metro Davao at Metro Cebu. Ayan ha, puro metro 'yan. So yung mga city na under ng Metro Davao, Metro Cebu at Metro Manila, hindi ho kasama dyan. At kasi, mura lang ho yung share ninyo sa gastos dito on a monthly basis. Next, gusto mo sa buong province ng Tugigaraw o ng Isabela o ng Cagayan, gusto mo makopo yung buong market na yon, pwede ho. Mag-apply ka para sa provincial market. Okay? Ang susunod, yung pangatlo, gusto mo naman sa Metro Manila, Metro Davao, at Metro Cebu. Ayan, pag pinili mo yung Metro Manila, Metro Davao, Metro Cebu, ayan, ito po yung market ninyo. Okay? Now, siyempre, exclusive kayo sa mga market na yan. So, yung tao na naghahanap, halimbawa sa province ng Quezon province, sabi natin Quezon province, ha? Sa Quezon province, may naghanap. Nasa Cebu kayo, naghahanap nasa Quezon. Tutunog yung cellphone nyo, tatawagan kayo. Oh, ano ba problema mo? Yun, taga Quezon yung naghahanap. Of course, pag ang naghahanap ay nasa Metro Manila, hindi ho tutunog yung cellphone nyo. Ayan. Para ho tayong Grab, ganun lang. Ang problema sa Grab, nagpupunta pa sila dun sa kliyente, kayo lang ho tawag. So, pag tumawag ho sa inyo at natapos kayo, yung kliyente ho ay nagbigay ng review sa inyo, aba, makukuha ho nyo sa akin ito. Kaya lang ho, meron hong cut-off tayo kung kailang kinukuha. Then, meron tayong island. Ah, Luzon, kung gusto mo, buong Luzon ka. Basta pag may tumawag sa buong Luzon, magri-ring yung telepono mo. Or, Visayas, may tumawag sa Visayas, ring yung telepono mo. Kahit na nasa Luzon ka, magri-ring pa rin kasi nasa Visayas yung tumatawag eh. At Mindanao, nag-ring yung telepono mo. Nandoon ka sa Visayas pero ang tumatawag nasa Mindanao. So, ang laki ng opportunity. Imaginein mo, 10 lang yung tumawag sa iyo sa loob ng isang araw. Aba, 1,120 times 10 is kita ka ng 11,200. Ha, imaginein mo ha, 1,100 na per call. Oh, sabihin natin meron kang 10 calls. Di meron kang 11,200. Of course, less expenses.
sa loob ng isang araw kung masipag ka at laging bukas ang cellphone mo. Okay? Yun ho yung oportunidad na sinasabi ng batas eh. Ako ho yung gumawa para sa mga accountants, bookkeeper, consultants at mga non-CPA, OFW na gustong maghanap buhay bilang mga tax specialista. Ayan. Oh, at yung panglima na baka makalimutan ko, Philippines. So kahit nasaan ka sa Pilipinas, basta may tumawag na sa Pilipinas, yung cellphone mo magri-ring din. Ang ibig ko sabihin, kung lahat tayo ay mayroong Philippines ang pinili, sabihin natin, 100 tayo na ang pinili natin, puro Philippines. So, yung mga cellphone natin, magri-ring sabay-sabay, mag-alarm. So, unahan tayo kung sino yung unang makakakuha nung call, eh sa kanya papasok yung kliyente. Siya yung kukuha ng 1,120. Of course, may review yan. Pag mababa review mo, tatanggalin kita. So, ito po yung tax specialista opportunity para ho sa lahat. Huwag ho kayong mag-alala. Ako ho yung tutulong sa inyo. Ako yung magiging gabay ninyo bago ho kayo magkaroon ho ng opportunity. Ako ho, pauutangin ko kayo nito. At gagabayan ko kayo. Lahat ng manuals na kailangan ninyo, gagawin ko para ho meron kayong tools sa inyong pagiging tax specialista. O, magparehistro ka na. Okay? I-download mo yung dalawang apps. Pinakikita naman dyan, di ba? Yung tax specialista para ho sa tax specialista. Yun yung TS. Yun yung makikita nyo yung icon niya pula na may TS sa gitna. At yung pang-consult, pang-ano, naghahanap ng consultant, yung mga kliyente, o kayong mga kliyente, huwag na kayong maglagay. Masama sa ano yan eh, relihiyon, di ba? Ang paglalagay. So, ang magangyayari ho, ay download ho nyo yung tax mapping na kulay yellow. Tapos yung gitna ho, may mukha ko at may nakasulat na ATM. Okay? Mura na ho ang consultation ngayon. Bago ho ninyo kayo pumunta sa graft and corruption, kumonsulta muna ho kayo. 1,120 lang. Okay? Register na. Ngayon na. Okay? May pagkakataon ka na. As for these packages. Okay? Yan ito kasi yan eh. Kapag bumili ka sa akin ng libro or na-i-train kita, ibebenta kita. Dito kita ibebenta sa tax mapping apps. Nakikita ba ninyo? Yung mga kulay blue na nakita nyo dyan, mga tao yon, mga right now, mga accredited sila, pero pipiliin ko pa sila eh. Ayan, sa buong, ano yan, buong Metro Manila and nearby provinces. So, pag pinindot mo ito, lalabas yung service. Ayan. VAT, income, at saka withholding tax. Bookkeeping yan. Pag ito naman kulay green, letter of authority, SDT, BMB, benchmarking, tax mapping, offline kandado, LN, letter notice. Ito naman, dilaw, tungkol sa assessment. And of course, yung kulay pula ay tungkol po sa collection na ng buwis. So dito, para tayong mga grab, ha, na immediately, pag may problema yung mga taxpayer, ito po yung apps na kukunin nila, makikita ngayon nila dito, ayan, yung mga available tax specialista na pwede nilang kausapin. Siyempre, babayaran po nila kayo. Ganun po ang mangyayari. So, ano ho sir yung tax specialista? Ayan, tax specialista. Walo ho yan, pero pito lang ho yung sinulat ko. Yung pangwalo ay yung tax bookkeeping specialista. Siguro later on, magbibigay ako ng lecture about tax bookkeeping at saka ano pagkakaiba nito sa financial bookkeeping and managerial bookkeeping. Paliwanag ko lang ito. Yung una is BIR tax mapping. Pag na-i-train kita, may libro ho kasi ko dyan. Okay? Ayan. Bibigyan kita nito. Hindi naman pala bibigyan. Bibilin mo to.
pwede kong pautang sa'yo. Depende. So, dito sa tax mapping, kasama rito yung libro para sa BIR Lifestyle Check. At saka yung BIR Open Cases Specialista. So, isang libro, tatlong specialization kagad ang makukuha nyo. BIR Tax Mapping, BIR Open Cases, at BIR Lifestyle Checking. Yan. Pagkatapos kayong bumili ng librong ito, sinabi ko nga kanina, ilalagay ko kayo rito sa aking apps. Tax Mapping apps na sa Google Play Store. Next, offline kandado. Tuturuan ko kayo ng offline kandado, bibili rin kayo ng librong ganito. Okay? May packages tayo para sa OFW, non-CPA, non-lawyers, dun po sa mga bookkeepers na gustong pataasin yung kanilang kita, sa mga accountants na gustong pataasin ang kita nila, sa mga CPAs na gustong pataasin ang kita nila, at sa mga employed accountants, bookkeepers, consultant, financial analyst, financial planner, financial advisor na gustong pataasin ang kita nila, ini-invite ko kayo na maging tax specialista. So sa offline kandado na libro, kasama na po dito yung BIR inventory taking at saka BIR benchmarking. So, tatlo uli yung inyong specialista na pwede kayong kumita. And of course, meron po tayong pang tax specialista, pang BIR letter of authority. Exclusive lang po siya kasi medyo profitable po itong ganitong klaseng negosyo. And meron tayong BIR subpina. Napapansin nyo may mga librong pinaplas dyan. Bibilin po nyo yan para kayong maging membro ng tax specialista. At pagkatapos po, ilalagay ko po kayo doon sa tax specialista o tax mapping apps para malaman po ng tao na kayo po ay nag-o-offer. So, meron po tayong mga special packages. Very special sa akin ng mga OFW. O kayo mga OFW, i-present nyo lang na kayo ay talagang OFW. Turuan ko ho kayo na maging tax specialista at immediately maibenta nyo yung sarili ninyo sa mas maraming taong nangangailangan. Labanan na po natin ang BIA graft and corruption. Labanan po natin yung mga harassment, oppression, harm, at saka pananakit nila sa salita, pagtotorture ng utak. Maging tax specialista po kayo. So, marami hong salamat at magkita-kita ho tayo sa mga susunod kong seminars. O sa mga taxpayer, kung meron kayong Bible, dahil unknown yung pupuntahan nyo, yung taxation din po is unknown. Kailangan po ninyo ito. Salamat po.